maganda yung pinunto mo. Confidential funds are not limited exclusive sa use ng military and security sector. Even ang government agencies na civilian in nature, pero may actual threat mula sa mga forces that will destroy government, including terrorists and criminals. Kailangan may ganito siya, like sa airport na naranasan mo bilang airport security officer dyan sa matagal na panahon. And you correlate it to the present question. Kapeter, yes. Ang tanong namin ngayon sa'yo, bakit kailangan puntuhan ng mamamayan na itong ginagawang atake ng CPP, NPA, NDF in the guise of questioning the confidential fund of the Vice President and the Department of Education ay napakadelikado sa punto de vista ng mga mamamayan in your experience doon sa biglang bahagi ng pamahalaan sa airport noon at ngayon bilang isang observer sa pagbubuo ng advocacy group ng mamamayan in terms of protecting the national security as part of the people's advocacy? Okay, tutumbukin ko, diretsyon-diretsyo. Galing ako ng Central Luzon kahapon, ano ha? At magkakaroon pala ng eleksyon, no? Para sa mga, kung sino yung union na itatalaga para dito sa mga teachers na to. At tatakdo muli ang ACT, ang Alliance of Communist Teachers, ano? Tatakbo na, alam niyo kung gaano karami, kung ilan libo itong mga teachers na to, ha? At ang mga ang superintendent doon, yung mga division na schools sa chief doon ay terrorize sila ni hindi nila mapagbigyan. Ayun. Yung mga government agencies para makausap itong mga maestra. Anong klaseng gobyerno to? God. My God. God damn it sana eh. Baka mapagalitan ako ni Pastor. Hindi, talagang nakakakilabot nung kausap ko yung mga concerned government agencies doon na nakikinig ako sa kanila. Worried sila, no? Kinakailangan kasi, at kung nakikinig ang mga teacher sana dyan sa Central Luzon, ano ha? Ha? Central Luzon ito, ha? Please, huwag na ninyong iboto yung act. Ngayon, yung bakit? Mismong mga teacher... Bakit? Ano ang act? Alliance for Communist Teachers. Oh, ano siya? Alliance of Communist Teachers. Sila, prente ng CPP. Opo. Prente sila ng CPP at kapag sila'y nanalo na naman dito, sila lamang ang accredited ng Department of Education. Magiging SEBA sila. Ha? Soul? Sila lamang ang magkakaroon ng, sila yung merong sole authority para doon sa bargaining agreement. Ano? At anong ibig sabihin nito? Monthly dues ito. Yes, exactly. At ito ay million-million. Ito ang mga pamamaraan ng pagbibigay ng pondo kaya tumatagal ang terorismo rito sa Pilipinas. Tama. Oh, kung walang... Sila nga, tinitira nila yung confidential funds ng Vice Presidente, being the Secretary of Education. Walang budget ang Department of Education para kontrahin itong mga to. Anong gagawin mo? Mamumuti yung mata mo sa katititing. Diba, magdarasal ka na lang para matalo itong mga to. Hindi ko pa pwede yun. Peter pati, no? Peter pati mga kababayan, Eric at saka Franco. Sa totoo lang, kaya napabagsak ang CPP, NPA, NDF dahil sa Intel funds yun, no? Pwede ba ako nung panahon pa nung ni Pierre Ardi na parte pa ako ng NTF-LCAC, pwede ba akong tumayo dun at sabihin ko lahat ng mga pinagsasabi ko na hindi ako nakatindig sa mga solid facts, no? Na ang kamatayan block ay CPP, NPA, NDF. Hindi ko naman alam yun. Paano ko malalaman yun? Except at katrabaho ko ang mga ahensya na may mga confidential funds. At dyan, napabagsak. Siyempre yung Army, they took care of the NPA. Kaya nga wala na ngayon eh. Diba? Pero yung pagdating sa white areas, yung pang form of areas of recruitment, etc., no, and fundraising, what took care of that is the information. No, yan ang nagpabagsak na Intel funds. Exactly. Yan. Good point, Ma'am. At alam yan ang CPP. Kaya ito minaniobra nila na si Vice President hindi magkaroon ng Intel funds. Yes. And who happens to be a co-vice chairperson designated by the President in the most important mission program of the government na direktang lumalaban para tapusin ang CPP and PNDF, terrorism, the National Task Force to End Local Communist Armed Conflict. Also, Erica, can I just say something also? And what is the track record of our Vice President? Under her term of office as the mayor of Davao City, na-declare na insurgency-free ang Davao. Tama. And then later on, the Davao region. And I know that because we worked with her, no, that she was really the moving force behind all of these insurgency-free declarations. So alam ng CPP kung sino si Sara Duterte. Exactly. Alam nila with the money given her, hindi yan magnanakaw katulad nila, no?
hindi siya magnanakaw. They know that she is a true public servant and they're very afraid of a true public servant who's very bold, who's very compassionate, for lalo na for the children na target nila. So takot sila kay Sara Duterte. Exactly. So they had to do all of this. No? Brother Franco, thank you, Ma'am Lorraine.